in game 3, next week Predator Solid sa blue side, red side naman ang Onyx PH Wise for the Esmeralda dealer. Para sa kanyang Johed Iyaknu, para sa Kari Fusa, Ken sa Akai, and ganda lang para sa kanyang Valir. Yan, para sa ating blue side, yan ang NXP Predator Solid. Thumbs na gagamitin ni MB, yawin naman para sa isang Kaja. Ready J for the Hellcurt, Chester with this Atlas, H2 again para sa isang Harit. Tama ka dyan, pero ito, nagkakaroon na naman ng laban sa middle lane. So, halos lahat sila may experience na. Ito yung ginagawa kanina ng Onyx PH, ganyan na ganyan. So, ngayon, wala masyadong mag-a-advance. Wala masyadong mag-aasim, pero teka lang, si Rene J, grabe talaga yung no. Sa offlane. Eh, parang no? Ano to, Mesa, parang game 2 all over again kung na first blood to ni paring Rene J, so medyo maingat din siya. Pero in fairness, maganda lang nagiging ano dito kasi kita natin mga kaibigan na stun, si ganda lang, and first blood nakuha dito ng LXP Predator Solid. Nakita mo naman yung ano yung pagpunta doon agad ng isang Thams, pero Fuzaken mukhang mabibi Chester, pinakawalan ng takanyang takoyaki, mukhang lalaban pa nga din dito. Yawi susunod pa nga din, H2O magle-level 4. Ay hindi pa siya nag-level 4, pero napatay niya yon, mga kaibigan. Yun yung maganda para dito sa NXP Predator Solid, 2-0 agad. Talaga namang sabi nila, ganda, aggressive no, best. Tsaka naman, maganda yung ginagawa dito ni Chester. Lagi sakto yung kanyang stunning effect or crowd control. Pero yung mga kaibigan, speaking of Chester, level 4 na pala si Iyaknu dito para sa kanyang carry. So, pinakakailangan dito ng Oric PH is as much as possible. Iparotate na iparotate si carry. So, lahat ng pwedeng kuhanin ng gold sa lanes, makuha na agad. So, kailangan mag-scale up talaga. And anyways, guys, 2-0 pa rin ang ating score. Yung sandwich play na nakita natin kanina, ito na, flicker aim plus ejector, unstable force, isama mo pa. And that is going to be a kill secured by Dilar of Onyx PH. Yun na yung maganda sa ginagawa ngayon ng Onyx PH. Sabi nila, teka lang, nagkamali kami ng game number 2. Ngayon, game number 3, aayusin na namin at sisiguraduhin namin ipapanalo namin tong laban na to. Though, naunahan sila ng clear, pero tong bottom lane naman, ang gusto nilang kuwanin ngayon, mabilis yan para sa kanila kasi nakadaman first yan eh. Kaso magiging problema lang, pag dumating ng late game, Onyx PH. Ito, delikado to. Naramdaman, nakita, hindi tumama doon. So, magandang pag-ano pa rin doon ng expert or solid pakiramdam. Pero kita natin yung possible ganking four-man setup dito ng Onyx PH sa may push side. Pero yung mga kaibigan, Fatal Links na dali dito si Dilar. Pero ito na, Hurricane Dance lang naman ang sagot. Yowie na ishoot doon sa loob ng floor ng Onyx PH ngayon for this match. And tuto ang ating score for today. Alam ko na kung bakit kinuha nila yung Akai. If ever na magpadilim, may iikot lang si Fuzaken at babantayan niya yung carry para hindi makalapit yung ano yung damage na pwedeng ibigay ni ano ni Hellcurt. So yun yung nangyari kanina. Ganun na ganun yung nangyari. Sa middle lane, no? Talagang pinasok lang after ng Dark Knight Falls, automatic na ready si Fuzaken for the Hurricane Dance para hindi malipitan. So nice gameplay actually. Come from Onyx PH gan. Anyways, for Eric Spiberter Solid, ang ano dito, crucial, wala pang ulti ulit yung Hellcurt. No. Hurricane Dance, bakit di ka naipit? Pero kita natin dito, ang Azaman Force, medyo napalayunan din naman, and a disengage agad for the side of Eric's Predator Solid. Oo nga, best, palayo lahat, may ceiling turret pa sila. Ayun nga yung gusto nilang gawin, kasi kanina nakakalapit sa kanila eh. So ang hirap nga naman para sa, tiga mo ngayon, minamaximize na nila yung kalamangan na pwede nilang ibigay. Pero oops, nakakuha pa dito si Iyaknu. Naku, ang dami nangyayaring clash. Mukhang aalis na nga lang at hindi na magbabalik ang tropa. Pero eto na si Wise, mukhang magbibigay pa rin ng sakit ng ulo. Rene J, namumula. Isang one hit na lang, mabibigyan. Pero tatalunin, sino kaya makakapatay? Iyaknu na nga lang ba? Hindi, meron pang isa double kill para kay Johit. Iyon, 2-4 at score mga kaibigan ngayon sa ating laban. Pero so far, Felix Brothers Solid, hindi ganun kalamang ang kalaban nila in terms of gold. So nakita natin dito sa may bottom lane side, merong objective na kinuha ng NXP. Pero sa top lane side, it's going to be a turret destroy for Onyx PH. So for Felix Brothers Solid, merong Hellcurt dito. Feeling ko ang pinakakailangan nilang gawin is pilitin dito yung Akai na magamit yung ulti niya sa ibang bagay para makapag-penetrate sila. Kasi isang factor din kanina pagdating sa teamfight, right after the Dark Knight Falls, dinerecho din ang Zaman Force and totally hindi nakapasok yung Expert or Solid. So for Onyx PH, maganda yung ginagawa nila. Kailangan lang bantay nila yung mga side lanes nila kasi ang taas ng chance ng NXP dito to go for a split push.
Yan, tama yun. So, yun yung nakikitang pwedeng gawin ngayon. Actually, kayang palagan ngayon ni Iacno itong mga to. O, ito na, nakikita mo. Ito na, pwede na magpadilim. Pwede nilang gamitin yan. And ito na nga, mga kaibigan. Zaman 4, Fuzaken will go down. Iacno tatakas din. Pero, nausok dito ni Madam V. Napakaganda naman yung dealer. Ang taga-ubos. Mukhang ito na nga, na unstoppable force pa. Pero double kill pa nga yun para kay Wise. Grabe. Hindi pa ito pa sa ating laban. Kasi dito sa ating top lane side. And napatay lang din naman. Pero kamuntikan mamatay si Ganda lang, mga kaibigan. Ito yung kinagandahan din. Actually, for NXP. Kanina, nakita natin na force nila or na-counter nila yung supposedly defensive play ng Onyx PH. Although, napakaganda naman ang pasok ng kanilang Esmeralda. Kaya na-counter agad. So, nagiging counteran lang ang ating laban ngayon. So far, in terms of gold ng mga Onyx PH and possible turtle objective para sa kanila. Medyo malayo yung players ng NXP to contest this one. And turtle has been secured here by Iacno ng Onyx PH. Hurricane Dance again, just to zone out the Chester dito. Pero kita natin, Fatal Link sinagot agad. And that is going to be a killing spree for the Harit. Ako kung sakali, napapansin nyo ba yung nangyari kanina? Nakataka si Madam V. Alam mo kung bakit? Kasi naglapag ng Zaman 4. So automatically, alam ni Madam V na magsasayaw yan at magbibigay ng damage. Ang ginawa niya, itinulak niya. So masasayang yung ilang segundo na kaya mo mang-burst ng tao. So magandang galaw din yun coming from Madam V dito for using that Valera. So talagang katulad sinabi mo kanina, layo talaga, hindi sila makalapit. May Akai. Oo, mahirap no. Kailangan lang talaga hindi masyadong maagang gagamitin yung Hurricane Dance. Kumbaga, saktong timpla lang sa laban. Pero sa bottom lane side natin, mga kaibigan, si Reddy J dito tumatakbo para sa kanyang buhay. And successfully, makakaalis siya doon. Habang nangyari yun, beto na internet nakasira dito ng NXP for Onyx PH. Kailangan nilang maghabol din dito in terms of objective. Kasi so far, dalawang tore na nasira sa nila na Esperter Solid. Item check tayo, isang mabilis direct. Tama. Top farmer natin 4-2. Pero wait lang, may bakbakan pala, mga kaibigan. Nice Fatal Links dito. Napakalayo na narating ni Pare Fuzaken. 1,000 pounder para sa kanya. H2 with almost full life. Pero ito na si Iacno. Napakasakit lang naman, mga Beziwap. And a disengage for the both teams ngayon sa ating laro. 35 seconds bago mabuhay ang pangalawang turtle for this game. So nakita naman natin kanina na wala pang napatay sa Onyx PH, kahit yung NXP yung parang, sige, papalag tayo, walang problema. Kaso wala pa rin sila nakuha eh. Ang hirap talagang makalapit para dito sa team ng Onyx PH. Kasi maitutulak, tapos phantom step pa, makulit pa si Iacno magano, gumalaw. So talagang sakit. Grabe, sakit no? Oo. Pero tila mo, best yung ginagawa dito ng NXP, talagang hindi nila binibigay yung yung internet. Talagang pinapasukan nila ng depensa nila. Pero anyways, na huli at naipit dito si paring MP for Onyx PH. Pwede nilang sira ito if ever for another minion wave, pero they will try to get this turtle for Onyx PH again. Experter Solid, medyo malayo, pero dito si Chester for the backup. The Dark Knight Falls has been popped para dito sa Hellcurt. And ako si Dilar, medyo delikado, pero nakita yung mga kakampe, alis agad for NXP. Kesa naman maging error na naman para, 'di ba? Edi magpaka-play safe muna tayo. Total, kaya naman natin sabayan eh. Meron silang carry, yes. Meron naman tayong Hellcurt, meron tayong Kaja. Pero teka lang, si Fuzaken. Naku po, nakabigyan dito, mga kaibigan. Pero eto na si Iacno. Si Yawi nahila dito, pero tingnan natin kung mapapatay dito si Iacno. Automatic 'yan kasi syempre, yung higit dito, yung Divine Judgment ng isang Kaja, tapos yung Sacrificion and the Chrono Dash dito ng isang isang hari. Oo, makate. Masakit sa ulo. So ano dito for NXP, isang pagka lagi nila magagawa yun, possible may hirapan dito yung Onyx PH. For Onyx PH naman, gaya na sinabi natin, it's all about the timing kung kailan nila gagamitin yon. Pero kita natin, Falling Star, mga kaibigan, 1v1, nakita natin ito kanina. It's going to be a killing spree for this Esmeralda. At meron pang isang napatay, si Yawi napatay dito ng Onyx PH. 6-11 natin score, almost 10 minutes ngayon sa ating laro. Ito na yung magiging mahirap para sa kanila. Yung dalawang offlane, gumagawa na ng paraan para makakuha ng objectives. Hindi man yung top, yung bottom lane naman. So, yun yung nagiging maganda ngayon for the Onyx PH. Talagang sinisecure nila. And Wise, tiga mo, nag-aantay lang siya. Kung sakali may pupunta, automatic mapapatay niya naman yun eh. Kaya niya namang i-burst down yun kung sakali man eh. Pero wala pa rin pumupunta. So, alam niya na sige, kaya kong bigyan to. Kaya kong i-push to. So, yung players ngayon ng NXP Solid, hindi nila alam kung saan sila magde-defend. Sa middle lane ba? Kumbaga, ano eh,
At saka dito ang pinaka ano sa Onyx Page, pinagandahan yung bottom lane side kasi nagkakaroon na ng 1v1 din na nagaganap. So it's either yung the Dark Knight Falls magaga. Oh, wait lang mga kaibigan, kasi Hurricane Dance dito ginamit na sa may bandang likod. Disengage agad for this one. Nako, si H2 na ipit pero patay si Ganda lang. Iyak no, nadikitan na rin. Unstoppable na for the Harit at tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang players ng Onyx Page, Dilar nagkaroon ng shield and disengage para sa kanila. Apat na players to na NXP at napakagandang pasok ng NXP yun. Yawi, napatid ng isa Falling Star for Wise ngayon sa ating laban and a mega kill para sa kanya. Pero, ganun sinabi natin, this is Lord Objective na kinukuha at tinatry. Pero, Hurricane Dance na ipit si Reddy J and a double kill for Wise. Kalahati na lang buhay ng Lord. So, tingnan natin kung sino makakakuha niyan kasi si Chester, si Luzon at si Wise. At that is it pa, monster kill for H2. Pero ito na, another one, Falling Star mo si MB, sumama na up. Yeah, patay na. Shutdown. Nadali na dito, medyo siguro ang ginagawa dito ng Onyx PH ay inaantay lang talaga yung mga heroes para at least hindi ma-contest or hindi makuha yung possible Lord. Kasi yung pagkakataon na yun for the NXP Solid na yun na makuha yung Lord eh. Diba? Pero hindi na nila ginaw kasi alam nila na nagba-buy time lang siya, no, si Wise dito. So magandang galaw din yun coming from Wise. So dito naman, ang mahirap, buhay na ngayon si Iyak, no. Kanina kasi nakuha nila si ano eh. Oo, nadikitan no, best. Talagang nadikitan. Nakuha yung naiwan si H2 pero nahuli naman si Ganda lang tas nahuli din si napakasakit Pamshi. Napakasakit. Kita mo yung damage. Grabe yung damage dito pero 1v1 with the Great One. Wala nang kaya si Rene J sa laning. Wala na siyang kaya dito. Nahihirapan na siya kanina. Siya yung nagdo-dominate sa lahat ng kalinya niya. Ngayon nahihirapan na siya. So grabe ang ginagawa dito ng Onyx Page and especially Fuzaken. Nakakagulat yung pick ng Akai na yun. Sa una, hindi ko naiintindihan kung bakit Akai yung kinuha nila. Pero pag nagtuloy-tuloy yung laro at nakita mo kung paano nila galawin, yun na nga. Parang siya naging digi, no? Oo. Literal na naging pangontra. Pero anyways, Lord, dito ay masesecure ng Onyx PH para sa ating laro for Expert or Solid. If ever, mabilis lang. Kasi mabilis lang din naman ng DPS na kayo ibigay ng isang hari dito. Pero yung mga kaibigan, Fatal Links lang din naman, pinasok na. Si Ganda lang nandun sa may likod and a disengage agad para sa side ng Expert or Solid. For Onyx PH, yung Lord dadaan sa top lane side ng NXP. So, pinakamaganda dito. Iangat siguro lahat ng minion wave para sabay-sabay. Kasi medyo naka-advance pa yung mid lane nila. So, pwede makapal yung bottom lane. So, magsasabay-sabay siya if ever. So, kita natin si Dalar. Grabe. Ang best. Grabe niya mag-zone out. Oh, sabay-sabaw na to. Sabay-sabaw na para mas makakuha sila ng objectives. Hindi man yung top lane, makuha nila yung second turret and second turret din dito sa bottom lane. Which is makukuha at makukuha na kasi medyo makapal din yung sa baba eh. No? Tignan natin kung ano yung gagawin. Magiging crucial to for the NXP kasi pag hindi nila na-defend to, pwedeng katapusan na nila to. Pero pag na-defend nila, edi tatagal ng tatagal yung laro. Tignan natin kung ano pwede nilang gawin. Pero Fuzaken, mag-i-initiate na ata ng away. Pero, naku, madedefend yan. Naku, mabilis lang na madedefend if ever, guys. So, kita natin. Pero sa may bottom lane, meron palang diversion na nangyari. Pero hindi pa rin masira, o hindi pa rin makasira dito ang Onyx PH ng Inhibitor Turret against Expert or Solid. So, for NXT, ang pinaka-mahirap lang dito since yung laning nila is sa tatlo, lahat Inhibitor Turret na lang. Yung Hellcurt, mas possible na alam kung saan manggagaling. Yun kasi yung edge na isang Hellcurt kapag ka hindi alam kung saan manggagaling Hellcurt. Pero this time around, for Expert or Solid, usually parang parallel na lang yan. Oh, mga kaibigan, si H2 doon, si Dilar, medyo malalim lang din naman. Hindi na nakatakas pa, Ganda lang, napatay na rin. Mga kaibigan, two man down for Onyx PH, Falling Storm, para kay Wise. Kaso another one para sa Expert or Solid. Si Iyak, no, and Fuzaken ang natitirang buhay for this Onyx PH ngayon sa ating laro. Takbong mayaman yung dalawa kasi medyo negative na yung nangyayari sa kanila. Ito yung maganda naman sa NXP. Kung sakali mang maubos nila to, ma-wipe out nila to, pwede sila mag-mid lane. Kasi si Iyak no lang yung magde-defend, mahirapan sila. Pero eto na nga, may naipit pa, pero hindi. Hinidil na nga lang din dito at i-burst down na pangalawang buhay para kay Fuzaken. Pero mapapatay pa rin siya sa pagkakataon na to. Pero ang mali doon, hindi nila nabigyan
Uy, siyak nung mukhang masasaktan Oo, na rin. wait, so, Bakali yun. ito, yung side ng NX Predator Solid, kailangan naman nilang i-defend ngayon yung sa top lane side kasi nakangyot yung minion wave ng Onyx PH. Pero let us see guys, 15-14 ang ating score, glowing wall para kay Ganda lang. Pero ang ganda ng ano no, ang ganda ng nga nangyari din sa NX Predator Solid kasi pag maganda yung pasok ng Atlas, with that Fatal Links, automatic. Kumbaga nagiging automatic yung pasok nila, isama mo yung damage dito, tapos si MV diretso dive in din. At yung Kaja, pwede niya hilahin pala yung ano, pwede niya hilahin yung Akai if ever. Magana naman, pero top farmer for this game is this carry. Actually, almost pantay nila yung gold nila dito. Pero dito sa bottom lane side natin mga kaibigan, si MV nakita lang din naman, Vengeance nakita na, and a kill for Iyak dito sa ating bottom lane. Top lane, tago lang muna. Pero nandito pa rin si Wise, ha? Pero ito na naman si Chester. Yun yung maganda kay Chester ngayon na ginagawa. Eh, no? Talaga namang chinecheck niya lahat ng bushes dito. And the turret dun sa top lane, eh, pwede lang mabasag. Pero itong middle lane, ha? And bottom lane, mababasag din yan. Kung sakaling di sila uuwi, mahirap yan. Now, oo, pero kita mo dito, Beso, parang hindi nila pinapa-uwi mga players ng, or pinapa-uwi dito si H2. Guys, pero kita natin Hurricane Dance na ipit lang din naman si parang H2 natin dito, pero si Wise na ngalahati ang buhay and a shutdown. Saktong-sakto ang pagkakabackup to ng Onyx PH, guys, against NX Predator Solid. So yung pinaka-damager, isa sa pinaka-damager dito ng NX Predator Solid ay napatay. Nako, kahit na sabihin natin napakabilis ng kamay mo, kung apat naman yung katapat mo, medyo masakit nga naman talaga sa ulo. At ayun na nga yung nagbigay ng pagpatay dito sa Next Play Predator. Mukhang mahihirapan din sila kasi carry pa rin. Iba yung dating ng carry. Pero nasa itapad yung Fatal Links na ibigay na nga rin dito. Chester naipit ng bahagya. Mas nga ba? Hindi na. Pero Wise napatay din dito ng isang Renny J na galing sa likod. Kasi alam niya na pwedeng ano, pwedeng doon manggaling. Pero tingnan natin. Hindi na. Nakauwi mga kaibigan. Nice escape actually dito coming from Renny J. All for Onyx PH. Tingnan natin kung masesecure nila yung Lord dito. Si Fuzakin naka-ready if ever. Si Delar walang buhay. So pagka nadikitan siya dito ng isang Hellcurt, mahihirapan siya. So a little wonder dito isesecure na rin para may additional balik ng buhay. And nasa low dito na NXP. So tuloy pa rin ang Lord. Tuloy ang bakbakan natin ngayon for Onyx PH. They need to get this one kasi si Iyak no nadikitan na mga kaibigan. What a kill para dito kay H2 guys, patay mga kaibigan, and Lord, nakuha na NXP Predator Solid. Nako po, nakuha niya pa yung Lord na yon. And nakita mo kasi ang lapit masyado ni Iyak no dun kay ano kay MB. Diba, dapat kailangan mong lumayo eh. Pero kasi napalapit siya dito. Pero ito na nga, Zaman Force na ibigay. Dilar, mukhang mapapabagsak pa rin. Pero pangalawang buhay para sa kanya. Papasok lang din si Wise. Pero H2 free hit. Nakita mo dun yung ano, Chrono Dash niya, Psycho Vision na binibigay. Pero Chester, lalaban pa din naman. Grabe naman talaga itong pinapakita nilang laban niya. We will go down. Wise, tignan natin. Oop, Zaman Force na ibigay. Pero papasukin niya kahit sa loob. Wala na siyang magiging pakialam dito. Middle turret naman ang gusto niyang tapunin. Nagmalipit or na. Sobrang sakit best ni H2. Yun talaga yung masasabi natin. Pero anyways, buhay na ang dalawang players dito. Fuzakin and Iyakno to defend this Lord actually. At commit. Fatal Links mga kaibigan. Nataling dalawa pero makakamamba out dito. So parang Iyakno natin. Pero kita mo yung kurot. Ito yung kurot na nanunuot. Talagang napakasakit lang din naman mga kaibigan. It's going to be a mega plus a Lord and a win for NXP Predator Solid. Grabe, yung larong yun.